Hello, what is up mga mom, sir, sir, ma'am? Ako po si Ralph Cifra, isang visual artist from Manila. And today we are going to unbox and review the Iron Man Hall of Armor set from ZD Toys. Thank you very much, Sir Mark or Ariel Justin Baste of Laro Anan. Ayan, kung gusto nyo umorder ng Iron Man Hall of Armor set na 4-inch scale Iron Man collectibles, pwede kayong umorder kay Sir Mark of Laro Anan. For 3,695 only. Ayan. 3,695 para sa set na to mga ma'am sir. Iron Man Hall of Armor set. Infinite Action X. Merong seal ng Disney. Ibig sabihin, ang ZD Toys po ay original at authentic. Hindi po siya bootleg, hindi siya fake. Ayan. Tapos sa lower right, nandito yung logo ng ZD Toys. Marvel 4-inch scale Iron Man collections. Tapos sa upper right naman, we have Marvel Studios The Infinity Saga. Tapos sa upper left, we have the Marvel logo. Ayan. Tapos sa side naman, Marvel Studios, the Infinity Saga, and the ZD Toys logo. Tapos ito yung itsura niya sa likod mga ma'am sir. Sobrang angas ng Hall of Armor set. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Hall of Armor. And yung action figures ito mga ma'am sir. 4-inch scale action figures. Meron Chinese text dito. Infinite Action X. QR code, barcode, and ZD Toys logo. Ganda talaga ng packaging ng ZD Toys kasi ano siya, hard cardboard, tapos magnetic pa yung flaps niya. Ayan o. Angas, diba? Medyo malaki yung box. Ito yung difference niya. Ito yung comparison with the normal ZD Toys na box. Ayan. Ito na sa taas. So ito na nga yun mga ma'am sir, yung Hall of Armor na 4-inch scale. Grabe to, solid to mga ma'am sir. We have Mark 1, Mark 2, Mark 3, Mark 4, Mark 5, Mark 6 and Mark 7. Meron din nga palang LED yung mga sides niya. Umiilaw nga pala to, LED version siya, pero hindi siya USB powered. Ang kailangan ilagay sa kanya ay dalawang AAA batteries sa likod. Tapos meron lang switch dito na off and on. Try natin on, okay? Tapos ganito siya. Ayun. Umiilaw na. Patayin ko lang yung ilaw para mas makita natin sa dilim. Yan, ito yung comparison niya. Ito yung mga hindi umiilaw. Wala na kasi kung ano yung mga AAA, kaya hindi ko ito mapapailaw lahat sa video. Isa lang yung mapapailaw ko kasi kulang na ako sa AAA batteries. Kailangan nyo ng 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14 AAA batteries para mapailaw lahat yung Hall of Armor set. Pero ang ganda ng ilaw, meron pa doon sa taas. Ilan yung bulbs niyan? So, meron doon sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Anim. Anim na bulbs. Meron ba sa ilalim? Wala na. 6 LED bulbs yung pinapailaw niya. So I think magtatagal naman yung ano nito, yung power nito kasi I think maliit lang naman yung konsumo nito sa energy. Pero kung gusto niyo naka pwede niyo ipa-customize to. Actually pupunta ako kay magko-consult ako kay Whale FX kasi gusto ko ipa-customize to into USB powered as in lahat sila connected na. Tapos isang USB na lang yung sasaksak ko, iilaw na sila lahat. I think kaya niya gawin yon. Si Whale FX ang gumagawa ng LED modifications ng mga Iron Man action figures na ZD Toys. Actually, pwede rin siyang gumawa ng mga kahit anong gusto niyo lagyan ng mga LEDs. Usually ginagawa niya mga action figures. Nagpagawa na ako sa kanya ng Gantry, 3-0 Iron Man, and ano pa ba? Yun, Hulkbuster. Actually, hindi ko pa nga nare-review. Dapat i-review ko na rin. Tapos, ito yung comparison ng Hall of Armor na 7-inch na scale. Tapos, ito yung 4-inch na scale. Yung Hall of Armor na to ay baliktad pala yung pagkakalagay ko ng hologram. Teka, ayusin ko lang ah. Ayan, maayos na yung hologram. So, ito yung Mark 7 na 3-in-1. Mabibili nyo rin to kay Sir Mark of Laro Anan. Ito yung box niya. Medyo malaki kaysa sa normal na ZD Toys. Ito yung normal na ZD Toys box. Tapos ito yung 3-in-1 box. Kasi meron siyang Hall of Armor, meron siyang acrylic, at saka meron siyang action figure. Sobrang sulit ito mga ma'am sir. Yan. Maganda kasi dito, meron na kayong acrylic na hologram kasama nitong Mark 7 na action figure. Dito naman, walang kasamang hologram, pero at least makakatipid kayo sa space. Also, yung 4-inch, walang ano to, hindi to USB powered, battery powered to. Ito namang 7-inch na
Hall of Armor. Ano siya? USB powered siya. Pwede niyong gamitin yung... Yan. Pwede niyong gamitin yung mga mini USB na cords para i-charge yung Hall of Armor. And kapag sina-charge niyo yung Hall of Armor, meron namang ano, merong indicator na red siya. Pero dito kasi hindi na to sina-charge eh. Talagang on and off lang siya. Pero yun nga, kung wala kayong space for the 7-inch scale na Hall of Armor, kasi ano to eh, ang laki talaga nito. Kapag pinagsama-sama niyo yan na magkakatabi yung pito ng ganito, mga 3 feet. Pero ito, pag pinagsama-sama nyo yung Hall of Armor na 4-inch, ano lang yan, 24 inches lang. Teka, ayan o, parang dalawang ruler lang siya. Pag pinagsama nyo, dun sa, kuwari, pwede nyo i-display yan. Gusto nyo i-display sa cab, 24 inches lang from this point to this point. So kung gusto nyo maglagay ng ano pa, ng allowance, gawin nyo ng 30 inches. Ay hindi, 25. Mga 25 inches. Kung medyo bitin naman kayo sa space, pwede rin kayong gumawa ng stack na version niya. Pero, make sure na hindi siya mahuhulog. Gawa na lang kayo ng lock na mechanism. Kasi, unlike sa Hall of Armor na ano, 7-inch tall, meron siyang lock. Pwede kayong mag-lock ng... Meron siyang kasamang ganito, parang mga clamps. Pag nag-stack kayo ng Hall of Armor, pwede nyo idikit yan dyan. Tapos magiging secure na yung ipapatong nyo na unit na Hall of Armor. Kaya secure siya. Ngayon, dito sa ano, sa 4 inches, wala siyang kasama. Kaya maglagay na lang kayo ng siguro blue tack or kaya just make sure na hindi siya matutumba. Tapos dito din sa Hall of Armor na to, meron din silang mga slots para pwede nyo silang pagdikit-dikitin together yan. Sa baba lang yung slotting, sa baba lang siya. Tapos, pag kakalasin nyo na, make sure na hindi nyo kakalas ng pag ganito outside kasi mababali yung, ano, yung mismong peg. Ayan, kailangan pa-away yung direction, horizontal. Kasi pag pababa or pataas, mababali yung peg. So, horizontal lang yung pagkalas sa kanya, tsaka pagbalik, para mas seamless. Okay, tingnan natin yung detail ng loob ng Hall of Armor. Okay naman siya. Compared dito sa 7 inches, rectangular yung mga ano niya, slots niya sa likod. Yung shape nung parang mga panels. Pero dito, parang rounded rectangle. Tapos, meron din siyang holder, crotch holder, dun sa 7 inches. Ganito siya. Teka, tanggalin ko siya. Yan, ito, transparent siya. Transparent yung holder niya. Pero dito sa 4 inches, kulay gray siya. Ayan. Gray plastic na maliit. Tapos movable din tong kanyang... Uy! Hulog. Ayun, ingat lang kayo dito kasi baka medyo maliit yung piece, baka mawala siya. Ayan. Kailangan nyo to para i-support yung crotch ng character or nung tama ni Iron Man para ma-display na or tumayo siya ng ayos sa Hall of Armor. Actually, pwede rin naman siyang tumayo nang walang support eh. And kung gusto niyo mas seamless yung tayo niya, tanggalin niyo yung ano, yung support. Pero kung gusto niyo may support, pwede rin, nakakabit lang din naman 'yan dito. May butas 'yan dito sa loob para pwede niyo ikabit. Yan. Okay. Ayos. Okay, tingnan natin isa-isa yung mga 4-inch action figures. This is the Mark 1. This is super cool. Meron siyang 7 points of articulation. We have the head, shoulders, tapos yun sa knees. Sa waist, sa legs pala, can move. Meron ding twist. Tapos sa paa, meron ding ball joint. So 7 siya. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 points of articulation. Sa kamay, wala nang movement. Pero grabe yung detail, oh, mga momsers. Tingnan nyo yun. Grabe. Yan. It's amazing how ZD Toys can compress so much detail into 4-inch na scale na mga action figures. Look at the mechanism sa back. We have the paint job, the silver, the weathering. Sobra. Sobrang angas mga mom, sir. Okay, that's the Mark 1. We have Mark 2 right here. Ganun pa rin. 7 points of articulation. This is the silver colored suit. Grabe ito mga mom, sir. Ang angas din. Chrome siya. Super nice. Hindi lang nagagalaw yung flap sa likod.
Ayan, ito yung comparison niya. Ito yung 7 inches. Tapos ito yung 4 inches. Ayan, ganyan siya kakalaki. Okay, ito yung malaki, ito yung maliit. Okay. Maganda rin yung detail ng arc reactor. Ayan, medyo close up natin. Ayan, maganda rin yung detail ng arc reactor. Also, yung mga rivets, kita pa din. Maganda rin yung movement. Hindi masyadong loose. Tamang-tama lang. Tapos, you have the ball joint. Ganda rin ng sculpt. Detail articulations. Articulation basic lang talaga. Pang display lang talaga sa ano, sa loob ng HOA. Kala ko nga walang articulation to eh. Yung pala, meron din pala. Ganda. So parang ginawa nila dito yung ano, mas pinaliit pa nila yung 7 inch na action figures nila. Super nice. Then we have the Mark 3. Saan yung Mark 3? Mark 3. To Mark 3. Mark 3. Angas ng suit eh. Ganda ng pagka-paint talaga ng ano, ZD Toys. Wala lang siyang panel line. Actually, meron palang panel line dito. Maliit. Super thin na panel line. Dito sa chest, wala. Dito, wala rin. Pero grabe yung, ano, yung proportion, ang angas. Saktong-sakto lang pang display dun sa Hall of Armor. Pwede mo pang i-twist. Yan, pwede siyang kumaway. Pwede siyang mag... Pwede mo, actually, pwede mo pumorma din eh. Pwede nyong hanapan ng pose na malupit din eh. Mark 3 yan. Tapos ito Mark 4. Super cool. Grabe yung panel lining na gold do sa torso. Sa ab section. Look at that. Grabe rin yung sculpt ng ZD Toys. Diba? Amazing nung ano nila eh. Nung sculpt work nila eh. Ang late na nito. Nakocompress pa nila yung ano. Yung detail ng armor panel. Nung silver. Nung kulay ng silver. Kulay ng gold. Maliliit na niyan talaga. Mahirap nung gawin talaga. Pero nagagawa pa rin ni ZD Toys. Tsaka yung finish nung ano, nung armor. Bagong-bago, walang weathering. Si Mark 1 lang may weathering tsaka flat finish. Ito super gloss. Super gloss yung ibang ano armors. Ito rin gloss din. Pa ba? Mark 4, Mark 5, Mark 5, lupit, silver and red na color scheme. Super gloss din, super slim. Ito yung wala nga lang siyang suitcase, pero malupit. Grabe malupit pa. Medyo mahigpit lang. Ayun. O, ingatan nyo lang yung mga joints kasi minsan mahigpit. Pag galing sa factory, mahigpit yung ano. Mahigpit yung mga joints nila. Tapos sa paa. Nagulat nga ako eh. Sa paa ano pa. Meron pang articulation. Sobrang angas. Akala ko dito sa kamay meron din. Kaso medyo ginalaw ko. Hindi na siya talaga nagagalaw. Mark 6. Here we go. Diamond na ano, inverted triangle na arc reactor. Sobrang ganda din ito mga mouser. Kanina pa rin ako na bubulol, sabi ko ano eh. Ewan ko, nakalimutan ko na yung sa ano ko, blooper ganda, ko. Ganda. Pero astig talaga nito mouser. Tinan nyo yung tayo eh. Pwede nyo papormahin na ganyan eh. Diba angas. Ang maganda rito, pwede nyo patayuin ng ganito talaga. Maangas pa rin siya. Kahit na standing position lang, maporma pa rin siya tingnan sa display. Tapos ito, favorite suit ko, Mark 7. Sakto, ito Mark 7. Ayan, comparison talaga. Mark 7 na 4-inch tall at saka 7-inch tall. Ayan. So yun mga momser, grabe yung ano. Grabe pa rin. Kung gusto nyo mapanood yung mga reviews ko sa mga Iron Man action figures na ZD Toys, meron akong reviews sa akin channel, Ralph Sifra. Lahat yan, halos na review ko na mga momser. Ito yung latest na nireview ko, Iron Man Mark 45. Out na siya ngayon. Kung gusto nyo bumili ng Iron Man Hall of Armor set 3695 only, and also 24 inches yung haba niya from Hall of Armor 1 to 7, tapos yung scale nito 4 inch tall. Okay, so yun lang mga momser. Thank you for watching and see you sa next video. Bye bye.